Alright, mapagpalang araw sa ating lahat. Mega mega love shout out po. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. At lagi kayong mag- lagi kayong mag-iingat. Alright, dito ako ngayon sa anong Manila. Ngayon pauwi na, wala akong sakay dahil linatid ko lang. Ayun, pakita ko lang sa inyo ang pupwedeng mga access road pag galing kayo ng Manila papunta kayo ng Quezon City or saan man sa Quezon City. Halimbawa, Perbio, Belcoa, yan, kayo ay galing ng Divisoria. Ito ng mga accessible road. Halimbawa, sa Recto kasi, kadalasan matraffic. Yan, kaya ang ginagawa ko, dito ako sa medyo looban, dumadaan. Yan, ito. Dito na ako ngayon sa may Andalusia. Andalusia, likod ng papunta ng Quiapo. Yan. Tapos ang gagawin ko, mag-u-turn ako dyan sa stoplight na yan, diba? Para makaiwas tayo sa traffic doon sa CM Recto. Yan, diba? Kasi pag galing kasi Divisoria, pwede ka naman doon dumaan sa CM Recto papunta ng Espanya. Pero aabutan ka doon ng Siam-Siam dahil nga sa napaka-traffic. Ngayon dito looban ako dadaan. Kaya yan, accessible road dito. Yan. Dito nakapag-U-turn na ako. Dito ko ngayon dadaan sa ito, Andalusia ang street na ito. Pag diniretso mo ito, ang tagos nito is SM San Lazaro. Yan, pag diniretso mo yan, dulo din ang Governor Porbes. Yan, pag diniretso mo ang lugar na yon. Ngayon dito na ako. Yan, bali ang lugar nito is likod na ito ng UST, diba? Malapit pag diniretso mo yung Divisoria. Pag diniretso mo yung CM Recto galing ng Divisoria, abutin ka talaga doon ng Siam-Siam. Pero ito, malapit ito. Nagkaka-traffic man dito pag time na labasan na ng UST. Pero ngayong mga oras, may traffic man dito, mabilis lang. Pero ano, sa stoplight lang yun. Yan, di katulad na paglabasan ng UST, matraffic talaga dito kasi daming nag-aantay na mga ano dito, mga magulang, mga driver. Dito yung nag-iikutan kasi walang huli dito eh. Looban kasi ito. Yan. Yan. Kung nakikita nyo yung stoplight na yun sa dulo, yun na yung Espanya na yun. Diba? Napakalapit. Kaya yan, pag galing ka ng Divisoria, wala kayong malusutan dahil traffic. Umikot kayo dito. Pag galing nyo ng CM Recto, halimbawa galing kayo ng Divisoria, nasa CM Recto kayo, kaliwa kayo doon sa Benavides kasi wala naman ibang pwedeng kaliwaan doon kung hindi doon sa Benavides or kaya doon sa may Arangke. Kaliwa kayo doon, yun lang ang may mga stoplight na may kaliwaan doon. Tapos pag kaliwa nyo, halimbawa doon kayo sa Arangke, kumaliwa kayo doon sa stoplight. Pag kaliwa nyo sa stoplight, ayan, kaliwa kayo sa stoplight, diretso lang yon, diretso. Tapos pagdating sa Remigio, Remigio ba o Remigio? Kasi
RA RA MA GAO, kaya Remigio. Ayan. Pero kung sa iba, Remigio. Di ba? Ayan. Ngayon nandito na ako sa Espanya, nakakaliwa na ako. Ngayon pag ano doon, doon sa tawag nito. Di ba diretso na kayo, Remigio. Doon diretso din 'yon, Antagos noon, Andalusia. Tapos kung naano nyo yung unang pag-umpisa ko, yon Andalusia na yon, di ba? U-turn kayo. Tapos pag U-turn nyo, unang kanto na kanan, unang kanto na malaki, kanan kayo. Yan. Tapos unang kanto kaliwa. Tapos tumbok noon, walang ibang choice doon, kumanan ka kung dahil one way. Yan, di ba? U-turn, kanan, kaliwa, kanan. Ayan, malinaw. Dordiretso na yon. Ang tagos noon, yun na, ito na, Espanya na, kakaliwa na kayo, dordiretso na, di ba? Mabilis. Ilang minuto lang ako, 6 minutes, galing doon sa ano, di ba? Pero kung doon ako, pwede rin naman ako, galing ako ng ano eh, galing ako ng... galing ako ng Soler, pwede na sana ako magrikto, pero hindi ako nagrikto, tumawid lang ako. Kasi nga, matraffic nga. Ayan, tumawid lang ako. Tapos, yun. Sa looban ako duman, mga accessible road na mga hindi inaasahan. Pero pag talagang inabot ng traffic ang Espanya, pati yun, ang tawag pala nun is Pinobal. Yan, yung likod ng US na yung Pinobal yun. Kaya doon siya sa ano, Pinobal, kaliwa ka doon sa Espanya. Ayan, Pinobal yun, yung likod ng UST na yun. Yun ang mga magandang daanan. Ayan. Kaya sa mga baguhan dyan na pumupunta ng Manila, yan, sundin nyo lang yun yung sinabi ko. Maliwanag naman siguro. O kaya halimbawa galing naman kayo ng San Lazaro, napasok kayo ng Andalusia, pwede pa rin kayo doon. Diretsoin nyo lang yun. Pagdating sa stoplight naman yun, yung pinag-u-turnan ko, ang pangalan pala noon is, yun yung Central Market. Yan, mas kilala yun sa Central Market. Noong araw, Central Market talaga yan. Pero hindi ko na alam kung anong pangalan yan ngayon. Alam ko, binago na. Or kung hindi pa, Central Market pa rin. Kasi yan, Central Market talaga yan. Noong araw pa. Yan, hindi ko na alam kasi minsan ang mga paamunuan eh, binabago-bago ang mga pangalan yan eh. Di ba? Yan. Yung Central Market na yan naman, ang kadikit niyan, yung Manila City Jail at yung Pabilia Hospital. Yan, sa mga yung mga buntis dyan na nanay, gustong pumunta ng Pabilia, yun naman ang madaling hanapin naman, Central Market. Yan, ang kadikit nyan is Pabilia Hospital. Kasi pagpasok mo ng Central Market doon sa street na yon, ayan, unang kanto, kaliwa ka, ang tumbok nun, Pabilia Hospital naman. Diba? Pag yung ano naman, tawag nito, yung Manila City Jail, yung mga gustong ano, may dalawin kayong kamag-anak or no, na hindi nyo alam, doon din yun, hanapin nyo rin ang Central Market. Magkakadikit lang yan mga yan. Yan. Ang magkadikit talaga totally yung Manila City Jail at saka Pabilia Hospital. Yan. Diba? Ngayon ay nandito na ako sa may release ng train. Ito kung makikita nyo yan. Ito yung tagos ng norte. Tagos ng norte ito. Release ng train. Sinundan niya. Ang tagos niyan is
Ang tagos niyan yung Skyway. Yan, magsasalubong yan naman doon sa may ano. Doon sa may Santa Misa. Doon sila magsasalubong. Kaya pagdating ng araw, siguro malaking tulong na talaga ang ano, malaki ang maitutulong na nitong Skyway na ito sa EDSA na lumuwag talaga ng gusto. Kasi ito na eh. Kasi kadalasan, pag galing ka naman ng norte, halimbawa doon ka sa tawag nito, MacArthur Highway. Pagpupunta ka ng Makati, napaka-traffic. Pag dito ka dumaan sa ano, targetin mo yung Osminya Highway, matraffic din. Ngayon, pag umakyat ka ng Skyway, wala nang katraffic-traffic. Hindi ka na mag-i-EDSA, di ba? Kahit pa paano, yung EDSA, medyo gumaan-gaan na ang ano ngayon, dahil nga sa nabuksan na yung Skyway dito sa may Araneta. Yan. Kaya yung mga ibang galing ng Valenzuela, Bulacan, hindi na masyadong nag-i-EDSA. Ang nangyayari na lang, yung mga nagtitipid, yun talaga ang nagtataga sa EDSA. Pero, hindi na katulad ng dati na ano, napaka-traffic talaga, na abutan ka ng isang oras kalahati. Yan, ang mababa sa'yo is isang oras. Kasi dati, galing lang kami ng SM North or Trinoma, papunta ng Makati. Halimbawa, aalis kami ng ano, alas 10 doon. Naku, makakarating kami niyan alas 12 or 11:45. Diba? Di nauubos ang isang oras. Ngayon, kadalasan na lang 45 minutes or isang oras. Depende sa ano, depende sa sitwasyon. Minsan kasi may nasisiraan. Ayan na, nag-umpisa na yung build up yung traffic. Pero pag yung ano lang talaga, ang laki ng nabawas kasi nga yung Skyway. 'Di ba? Eh kung madagdagan pa ng another Skyway yung mga galing ng Monumento, galing ng ano, pag umakyat 'yon ng Skyway, wala na, makatipid na, hindi na pupunta ng EDSA. 'Di ba? Halimbawa, nabawasan na ng 30%, mabawasan pa ng 30%, o di lalong lumuwag ang EDSA. Kaya 'yan. Sana marami kayong nalaman, naintindihan. Yan. Minsan kasi matikusin ng tao na traffic na nga, nagagawa pa. Hindi nila alam, in the long run, ang ganda-ganda nun, di ba? Ngayon, nawala na ako doon sa topic ko. Di ba, galing na ako ng Espanya, ngayon nandito na ako sa Quezon, Abo. Di ba? Ganun lang kadali. Dito na ako ngayon sa Quezon up kanto ng Dituwason. Ayan, Dituwason na yung stoplight na yan. Ayan, sunod niyan Banawe. Sunod niyan Santo Domingo Church. Ayan, pag yung mga galing kayo ng Recto, halimbawa hinahanap nyo, magsisimba kayo Santo Domingo Church, galing kayo ng Recto, diretso nyo lang yung Espanya, tapos sundan nyo lang yung inano ko kanina, diretso makikita nyo na yung Santo Domingo Church. Yan, tandaan nyo muna, pag galing nyo ng Espanya, matutumbok nyo yung rotunda. Yun ang tinatawag na Welcome Rotunda. Ibig sabihin, pag naikutan mo na yung rotunda, nasa ano ka na, Quezon Ave ka na. Pero kung tutusin, magkadugtong yun eh, Espanya at saka Quezon Ave. Yan, hinarang lang ng rotunda. Kaya pag natawid mo yung rotunda, ibig sabihin, nasa Quezon Ave ka na. Diba? Pag galing ka naman ng Pervio, natawid mo yung rotunda, ibig sabihin, nandoon ka na sa Espanya. Diba? Ngayon, dito na ako sa
Banawe. Ayan, ito, Banawe na ito. Itong U-turn na ito, galing na ito ng mga Banawe. Ayan, para pumasok uli ng Banawe. Yung iba nag-U-turn lang talaga. Ayan, Banawe na. Tapos next nyan, Santo Domingo na. Ito, ito. Ayan, Banawe na yan. Yung mga may kaso naman sa pag sinabing inilarse, ayan. Ayan, Banawe ito. Ayan, oh. Ayan yung building na yun na kulay dilaw. Ayan, NLRC yan. Ayan, yung gusto nyong mag-complain sa inyong mga kumpanya. Ayan, galing halimbawa, saan kayo galing na lugar? Hanapin nyo lang yung Banawe. Quezon Avenue, Banawe. Ayan, pag galing kayo ng Baclaran, NLRC, oh, di ba? Sakay kayo ng Itza, baba kayo ng Quezon Avenue. Tapos sakay kayo ng Quiapo. Pag sakay nyo ng Quiapo, sabihin nyo sa driver, ibaba kayo ng Banawe. Kasi magkukross yan eh. Ah, diba? Pagbaba nyo, pasok kayo ng Banawe. Unang building na mataas, ayun na. NLRC na yun. Yan. Akit na kayo doon, mag-complain na kayo. Ah, diba? Ay, gintong-gintuhan lang tayo. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Ah, diba? Oh, dito na ako sa tunnel ng tunnel na. Ibig sabihin, tunnel, Araneta na ako. Yan. Ito naman yung Araneta Avenue. Ang sa ibabaw nito ng tunnel. Araneta Avenue, papunta naman ang pag nasa kanan ka, wawa, nakaharap ka sa silangan. Pag harap ka sa silangan, papunta ka noon ng Santa Misa. Yan. Pag nakaharap ka naman sa Kanluran, ang tumbok naman noon Kaluukan. Ah, diba? Makikita mo na doon yung ibig sabihin, nandito ka sa Skyway ng North Luzon. Pag tinumbok mo yung Kanluran, Skyway naman yun ng North Luzon pa rin, pero kabila naman. Yan. Ibig sabihin, dalawa na ang North Luzon ng ano, expressway. Ng dalawa na ang Skyway ng North Luzon. Diba? Kaya pagdating ng araw, malaking ginhawa na. Diba? Marami kasing mga driver na mga taga-probinsya, ayan, pag luluwas ng Manila, nagkakaligaw-ligaw na sila, lalo na matrapik. Ayun. Kaya pag napanood nyo ito, sundan nyo lang ng maigi para hindi kayo maligaw. Oh, ngayon dito na ako sa lumagpas na ako ng Roses Fisher Mall. Ayan. Tapos sunod nito is stoplight. Timog naman. Timog na. Ayan. Tapos pagkatapos Timog doon na sa malapit na. Ayan. Diba? Sana nagustuhan nyo yung mga binigay ko sa inyo mga tips. Ayan. Yung mga kasamahan ko na driver dyan. Ayan. Na mga hindi pa gaanong kabisado ang Manila, sana malaking maitulong nito sa inyo sa pagga-guide ko. Ayan. Pero yung mga sanay na, yung mga sanay na dyan na hindi pa rin kabisado, makatulong din ito sa inyo. Pero ang pinaka ano dyan, siwis. Diba? Pag siwis kasi, minsan ituturo ka din sa paikot-ikuting ka lang para lang ubusin yung krudo mo tapos matatrapik ka lang. Biruin mo siwis, minsan
ang diferensya lang 1 minute, ituturo pa sa yung napakalayo na daan. Tapos ang diferensya lang pala isang minuto or 10 minuto, di ba? 10 minuto di doon muna. Pagtiyagaan mo na doon, ibig sabihin na natin 10 minuto, eh, estimated time lang 'yon. Yung 10 minuto aabutin niyo ng 20 or 30 minutes eh. Oh, di ba? Yung kinain mong krudo noon, talong-talo ka. Sabihin na natin na 10 minuto. Ang diferensya, nakuha 'yon pareho, di ba? Oh, nakuha 'yon pareho. Totoo 'yon. Eh, ang iniikot mo naman is 3 kilometro. Oh, yung tinipid mong 10 minuto, walang useless 'yon. Lalo kang natalo kasi ang layo ng inikot mo eh. Lalo kang natalo sa krudo. Ah, di ba? Kahit sabihin na natin on time, talo ka pa rin. Kasi minsan si Luis, waste talaga eh. Wasting time. Wasting effort. Ah, di ba? Aba, kalain mo, naka 20 minutes na. Ayan, nandito na ako sa ano na ito. Times Street. Ayan. Dito ako sa malapit na ako sa bahay ng dating presidente. Presidente Pinoy. Ayan, mga Aquino family. Ayan. Andito ang bahay nila. Pasilip ko lang sa inyo yung bahay ng dating presidente. Ayan o, simula dyan o. Ayan. O, di ba? Ayan. Tapos, ito yung kay Pinoy na pinagawa bago siya nag-ano. Bago siya nag-graduate sa Malacanang. Graduate talaga. Bago natapos yung termino, yun yung ano, pinakahuli. Na, siguro, regalo niya rin sa kanyang sarili. Ayan. Kaso lang, wala na rin. Wala na rin ang dating presidente. Right? Sana maraming na marami tayong ano ay tulong sa mga kapwa ko driver dyan. Ayan. Sana na liwanagan kayo pag napanood nyo ito. Sana matutunan nyo rin yung ibang daan na malay natin na hindi nyo pa pala nadadaanan sa tagal nyo ng ano. Right. Yung mga ano naman, ituro nyo na rin. Yan. Maging proud tayo na ano. Nakatulong tayo kahit sa mga ganong paraan, nakatulong tayo. Alright, maraming salamat. At umabot na naman kayo sa dulo ng aking video. Maraming salamat sa lahat. Yan. Nakapag-video ako dahil ang dala ko is ano, Matic, ayan o. Matic ang dala ko. Kaya, ayos lang. Pero hindi ko hawak ha. Ngayon ko lang hinawakan dahil tapos na. Yan, maraming salamat. Uli, yan sa lahat ng mga OFW. Miga love shoutout po sa inyong lahat. Lagi nating tandaan. Paa sa lupa. Tumingala tayo sa langit. Yan. Para lagi nating naaalala ang Panginoon. Diba? Sa madaling salita, paa sa lupa, mata sa langit. Alright. Maraming salamat. I love you all. Sa lahat ng mga OFW. Yan. Once again, ingat po tayo lagi. Yan. Tanda natin na kayo man ay mga dayuhan dyan. Kayo man andyan ang katira, ang pamilya nyo pa rin ay nasa Pilipinas. Alright! Maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat. God bless us all. Maraming salamat. Nandito na lang. Bye-bye.